In the history of the PBA, there are only a few players who were able to make it to the all-defensive team at least 8 times. There's the Defense Minister Jericho Dinera, who had the most number of selection with 10. There's the Dynamite Chito Loizaga, Mr. No-Nonsense Glenn Capacio, and there's Pinoy Sakuragi Mark Ingris, a 2-time Defensive Player of the Year awardee and a member of the illustrious San Mig Coffee Grand Slam team, who will be joining us in the Manila Times No Holds Barred. Good afternoon. This is your new host, Ray Hoble, and I'm the new columnist of the Manila Times. Let's start the ball rolling, Ping, dito sa sa Q&A natin, no? Ping, was it only a matter of time para mag-decide ka na talagang kailangan mo na mag-retire? Pinag-pray ko naman na eh, at pinag-isipan ko. Actually, mahirap. Sobrang hirap dahil, of course, mamimiss mo yung laro. Mamimiss mo yung mga teammate mo. O sa yung mga fans, di ba? But, ganyan talagang buhay, ano, basketball. Hindi naman habang buhay yan eh. Talagang darating or dadaan sa iyo yan. So, talagang lang siguro, bigyan din natin opportunity yung mga bago ngayon, yung mga bata talaga na papasok sa PBA para mag-start din ng journey nila sa PBA, ganun. So, it's time naman talaga. It's time na na bigyan din natin sila ng pagkakataon. Okay. But what made you decide to retire? Has it something to do do sa, syempre, nag-i-impede yung progress ng ano mo, ng pagbabalik mo coming off an injury, di ba? Isa ba sa reason yun kung bakit nag-retire ka? Actually, hindi naman siya. Hindi naman yung injury ko. Kailangan din akong ayusin para sa family, ganun, o sa mga negosyo, ganun. And mas okay na rin siguro yung ganito, yun. Hindi naman tayo kasi bumabata, di ba? But kung ko yun sa sarili ko, yes, condition pa rin ako, nag-workout pa rin ako, tumatakbo pa rin ako. Yun nga, ang dami lang talaga nabigla dahil nga ang dami nagtatanong din na akala ko, condition ka, yes, condition ako. Actually, bumaba pa yung timbang ko ngayon dahil nga sa mga diet na ginagawa ko at sa workout. But yun na rin siguro yung tamang panahon para sa ano, para sa akin, para sa career ko. I'm so happy na rin kung ano yung ibigay ko sa larangan ng basketball. Nagawa ko na rin lahat. Nabigay ko na rin 100% ko. At talagang binoost ko na rin. So, yun. Time din talaga na ano, to decide na ano na. This is it. Kasi nga, akala namin no, na bibigyan mo pa yung sarili mo ng graceful exit bago ka magretiro. Kasi, alam mo, yung mga katulad mong mga great players eh, kinakailangan niya ng graceful exit bago magretiro, di ba? Yes, gusto ko rin talaga mangyari 'yon. Gustong-gusto ko talaga mangyari 'yon. Yun din nga 'yun ano eh, sinasama kumbaga medyo sad yung anak kong lalaki dahil gusto niyang mangyari 'yon. Gusto niya pa talaga Oo nga, nabanggit mo 'yan, no? Sabi ko, in-explain ko sa kanya na may kailangan lang talagang ayusin si daddy. Sige, kung gusto mo maglaro, di maglaro tayong dalawa. Madali naman bumalik or what eh. Pero kailangan itong time lang na to, itong buwan na to, talagang sobrang busy lang talaga. So, hindi ka naman nahirapan na i-convince yung anak mo. Kasi, di ba, sana ipangako mo nga sa kanya na makikita niya pang maglalaro pa, di ba? So, paano mo in-explain yung situation? Bukod doon sa trabaho na, o sa business na sinasabi mo? Inano ko sa kanya eh. Pinaliwanag ko talaga lahat. Lahat-lahat kasi nag-start kami about sa business. In-explain ko sa kanya yun.
At in-explain ko rin sa kanya yung sitwasyon ng PBA, in-explain ko rin yung sitwasyon ng mga rookie. Kumbaga, kinausap ko rin siya about sa mga plano namin, ganun. So, yung babae, okay na agad. Lalaki talaga, no? I want you to play pa. Siya, no? I want you to play pa. Parang ganun. Okay. Sinasabi niya pa nga sa akin, baka after this, ano, go back na lang to play basketball naman, oh, please, mga ganun. So, I don't know, baby, kamo, ba, medyo malabo yun kasi pag nag-retire ka, talagang mag-retire ka, hindi ka na makakabalik, kao sa kanya. But sabi niya, marami na daw siya nakitang nag-retire, tapos bumalik. Parang, baby, kamo, ang hirap naman ang binibigay mo sa daddy mo. Michael Jordan, ha? Talaga, sobrang nasad talaga siya. Dahil nakita niya ako nag-workout, nakita niya ako nag-release ng almost 1 year, ganun. Tapos sabi ko, sana you exit naman ano. Parang, yeah, yung katulad ng sinabi mo, kailan mag-exit ka ng maayos, ganun. Kasi ano eh, naka-condition yung mind niya na nakikita ka na, you know, si Mike Pingris, magaling dumepensa, malakas maglaro, malakas sa rebound. Yun yung nasa ano niya, yun yung nasa isip niya, di ba? Pero syempre unti-unti kailangan mo na ipaliwanag gradually sa kanya na iba na yung sitwasyon, di ba? Yes, talaga ano lang sabi ko sa kanya na may plano si Lord para sa atin. And someday kung magiging coach or assistant coach or I don't know, kako. No, I want you to play. Gusto niya talaga maglaro. Oh, pero 'di ba nabanggit mo nga sa akin dati noon, gusto mo talaga magturo, 'di ba? But now that you're done from playing, the next step is probably mentoring. And na-mention mo sa akin 'yan noon. Gusto mo magturo sa mga bata, yung Gilas, Gilas Pilipinas, for example. Puro bata ang players niyan. Would you consider lending your expertise sa Gilas Pilipinas as big man coach or defensive coach? Sure, why not, 'di ba? Open naman ako sa mga ganyan eh. Gusto ko rin i-share yung mga natutunan ko sa mga player dati na nagtuturo sa akin. And sa tingin ko ma, kaya ko pang makipagsabayan sa kanila eh, sa laro-laro lang eh. Wag na yung 40 minutes, parang ganoon, hindi ko na kaya. Oh, well, pick up games. Sobrang ano pa naman eh. Sobrang disiplinado pa naman ang sarili ko. MWF, talagang tumatakbo pa naman ako ng ano eh, ng 1 hour. So, kaya pa naman. Welcome ako doon. Kung kahit saan naman, kahit mapa-college, PBA, or Gilas, open ako doon. Open ako doon. Oh, kasi di ba kita mo ngayon, ang Gilas, puro mga bata eh, naglalaro ngayon, no? Kasi kung meron in particular kang kilalang player doon na gusto mong, kahit na maturuan man lang, kahit sa skills or no, meron ka bang nakikita na paano yung makapag-share ka sa kanya? Kasi ang tinuturuan ko actually talaga doon dati, si Ira, si Iram talaga. Yan yung tinuturuan ko talaga sa big, yung mga big guys na mga bago din, nakikisabay din sa amin. Kasi si Poy Eram talaga yun nung nag-attend ako ng Gilas dati. Talagang siya yung tinuturuan ko. So, pag ako pinatawag ako ngayon, talaga makikisabayan ako sa nila. Marami naman ano, pwedeng turuan doon, basta ipatawag lang nila ako, I'm ready. Kasi at the back of your mind, ano ka pa rin eh. Nasa genetic mo pa rin eh. Gusto mo pa rin maglaro eh, 'di ba? Kahit papaano. Kaya alam, meron ka lang talagang desisyon na kinakailangan mong kinakailangan mong tugunan, no? Talagang masasacrifice yung ano mo, career mo sa paglalaro, di ba? Yeah. Kasi unay mo talaga yung family sa totoo lang. But, you know, laking tulong din talaga sa akin ang PBA. Laking tulong sa akin ang basketball dahil doon ko rin talaga nabuhay yun, ano, yung family ko. Doon ko sila nabigyan ng masarap na pagkain, di ba? Nabili ko kung ano man yung gusto nila.
But mas iisipin ko talaga yung long long term ngayon talaga kaysa short term. Yung ano, yung buhay ni Mike Pingris doon gumanda, di ba? Na inala natin na nakikipaglaro lang na ice tubig yung pustahan, di ba? Pero kita mo ngayon, oh, di ba? Batang palengke lang, ganun. Okay, Ping, di ba na nabanggit mo ngayon, life after playing, gusto mong magturo. Initially ba sa PBA or any other team sa PBA, wala kang initial offer na para to join their coaching staff? Parang ganyan? Wala pa naman, actually. Wala pa naman. Okay. Si, alam mo, bago ka mag-announce ng retirement a few months earlier, yung kaibigan natin at long-time teammate mo, si TJ Simon, di ba, nag-retire din siya, no? Looking back, marami kayong championships na napanalunan, including yung Grand Slam, no, sa Sunday Coffee, no? But you think, oh, di ba, 2014 na nag-ano kayo, nag-Grand Slam kayo, you think nag-retire ka, na-fulfilled ka as a player do sa pagginawa mong pagre-retire? Yes naman, yes naman. Talagang hindi naman sa pagyayabang ano bro no, hindi naman sa pagyayabang. Wala naman na akong patutunayan pa talaga. I mean, nag-give ko na yung best ko sa PBA. Nabigay ko na rin lahat pati sa Gilas, ganun. Pati rin sa mga teammate ko, yung mga payo ko, ganun. So for me, wala na rin talaga siguro. Pero ang sarap lang talaga maglaro. Sobrang sarap lang talaga maglaro at nakaka-miss yun. Hanggang ngayon, parang hindi pa rin ako mapaniwala na nag-retire ko. So, sarap lang talaga maglaro. Parang isang panaginip lang na sobrang bilis ng 16 years. You know? Alam mo, Ping, hindi ako magtataka. Baka minsan, gigising ka ng ano, gigising ka sa umaga, nagpe-prepare ka ng ano, mga inihahanda mo pa rin yung gamit mong panlaro, akala mo maglalaro ka pa. Di ba? Yung pala tapos na, di ba? Parang ganyan, no? Ginawa ko yan nung mga last mga 2 weeks ago, ginawa ko yun. Gumigising ako ng 5:30 in the morning, tapos magbibihis ako, mag-workout ako, and then tatakbo ako. Okay. Talagang inaano ko pa talaga yung mindset ko dati na okay pa naman eh, parang ganun. Ang sarap lang balikan, parang ganun. So, kaya pa naman, ganun. Nakakamiss talaga. Nakakamiss talaga. Okay. Ting, nabanggit mo na yung Gilas, nabanggit mo yung PBA, pero yung accomplishment ko rito sa PBA, you're one of the few players to be included in the all-defensive list at least 8 times. Diba? 8 times throughout your career. And you are a 2-time Defensive Player of the Year. And throughout your career, mapa-import man o mapa-local, marami kang pinapahirapan. Pero on top of your head, kahit 3 player lang, import man yan or local, kanino ka nahirapang bantayan? Kahit yung dati pa? Kahit dati pa. So, nahirapan kong mga bantayan, ha? Nandiyan si Danny Ai, si Taulaba. Of course, Junmar Pardo. Yan, nahirapan din akong bantayan siya. And siguro si Rudy Hatfield, talagang sobrang inidolo ko kasi itong taong to dahil yung grabe yun, yung sipag niya rin eh. So, sobrang pag yung battle talaga namin dati, pag Ginebra talaga, talagang kala mo, super science kaming dalawa, nagbabakbakan kaming dalawa eh. So, yun yung mga sobrang nahirapan talaga ako. At sa mga small guy naman, kasi pag nakikipag-switch naman ako minsan, nahihirapan din ako kay Jason Castro, ganyan. Sino pa ba yung dating mga points? John Arrigo. John Arrigo. Sobrang bilis, ganun. Marami din naman. Okay. Ping, si Bossing Vic, mahilig sa basketball, no? Nakita naman natin yan kapag may pagkakataon, papagilas o championship ng team mo, nanonood yan sa mga laro mo. Nung nag-retire ka, nagkaroon ka pa ng chance na makausap siya or may advice ba siya sa'yo? Wala pa naman. Actually, magkikita pa lang kami this week.
talagang bibisita-bisita naman kami kahit papano. Magtatanong yun. Yes. Magtatanong. Actually, natanong mo na dati yun eh. Na talong ng Jati noon nung bago ko yan o balita, magre-retire ka na ba? Ganun. Baka dad eh, baka gumanun ako dahil may kailangan akong ayusin, may kailangan kami ayusin ni Danica. Sinabi niya, hindi, wag pa, kaya mo pa eh, batang-bata ka pa eh, gumagawin si daddy siya. kaya niya pa talaga. Tingnan natin dad yun, ano, yung sitwasyon, tingnan natin. O, gagawin ka na ni bossing na ano, import sa Ikbulaga pag naglalaro sila. Pwede na eh. Pwede eh. Diba? Oh, okay. Okay. Pig, your parting words dito sa mga fans po na alam ko marami rin, maraming nalungkot, maraming naiyak dyan, diba, na ini-expect na maglalaro ka pa. Pero nag-desisyon ka na eh, na talagang kailangan mo na umalis sa paglalaro, no? Baka this is your opportunity to say thank you to them and hopefully mag-pray ka nila kung ano bang career ang susunod mong tatahakin. Yes, first of all, gusto ko magpasalamat sa lahat ng mga fans. Talagang grabe yung pagmamahal nila. Maraming salamat sa suporta, hindi lang sa team ko, kundi sa PBA talaga. Dahil ngayon, sasabihin ko ulit, uulit-ulitin ko, hindi mabubuo ang PBA kung wala yung mga fans. Dahil sila yung nagbibigay ng sigla ng PBA at buhay ng PBA. Totoo to, walang biro to. Kahit nasabihin mo yung mga napipikon sa akin o naasar sa akin sa fans ng kabilang team, parang ganyan, ipapasalamat pa rin ako dahil sinusuportahan nila yung mga itinuloy nila. You know, mahal ko ang PBA, alam ko mahal din nila ang PBA, kaya nagpapasalamat ako sa kanila sa suporta nila. So yun, pag-pray talaga natin matapos na itong pandemic para magkita-kita ulit tayo sa laro. Soon, di ba? Pagkatapos nito, soon, alam? PBA na lang, di ba? So, gusto ko itong i-grab yung opportunity rin na pasalamatan kayo, mga media sa PBA. Grabe din yung mga ano nyo, yung mga sulat nyo, yung mga news na binibigay nyo sa bawat player, bawat coach, bawat assistant coach, mga ganito. Thank you bro, thank you sa time nyo talaga, yung mga puyat nyo, mga hirap nyo, ganun. Salamat, saludo rin ako sa trabaho nyo. So, sulit naman, sulit. Sulit ang pag-aantay namin sa inyo. Sulit. Salamat. Continue rin yung pray ko sa inyo, bro. All great things must come to an end. And for Mark Pingris, this might be the right time to end the chapter of his playing career. But he is not ready to close the book. Who knows, a new chapter might be added soon and there would be a few more interesting stories to tell. So it's a wrap for this edition of the Manila Times No Holds Barred. On behalf of our bosses, sports editor Emil Noguera and his deputy editor Fred Nashan, this is Ray Hoble. Thank you and see you in our next episode.